Hala, Netherlands, nagtatrabaho na rin dito sa reklamasyon. Ay grabe, ano kaya ito? Ano kaya ang matinding plano dito sa reklamasyon na to? Island A, mukhang malapit nang matapos. Grabe, sobrang lawak talaga. Mala airport sa sobrang lawak. Mga international company pa pala ang gumagawa dito sa reklamasyon. Good day mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Again, shoutout po sa lahat ng ating manonood saan mang sulok ng mundo, OFW and Filipino immigrants. Again, ito po ang ating latest update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Ayan, so ayon po sa ating title na inyong nababasa ay Netherlands po, no? Ay nandito rin at nagtatrabaho. Ito po ang ating explanation regarding dyan. Ay ang nakakontrata po kasi dito sa gumagawa sa Pasay Reclamation na to, dito sa 360 hectares na to, ay ang Boskalis. Ang Boskalis po ay isang kumpanya sa Netherlands na siyang responsable rin po or talagang may expert sa pagtatambak or sa mga ganitong klase po ng gawain or ng reklamasyon. Isa na rin po dyan ay ang China Harbor Engineering Company or ang CHEC. Kaya talagang kung mapapansin nyo po rito ay may mga flag ng China or yung mga vessel po rito karamihan ay talagang sa China po nagmumula, no? Yan. So, yan. Dalawang bansa po ang nakakontrata dito, ang China at ang Netherlands po, no, mga kababayan. Baka isipin kasi nung iba dyan, China, sasakupin na naman tayo po, no, at nagtatayo ng mga panibagong isla dito sa Manila Bay na kahalintulad ng ginagawa sa Scarborough Shoal sa Philippine Sea. Although ganito yung proseso na ginagawa nila, kaya nga mabilis po na makikita ninyo ay mabilis yung pagtatambak nila dito is talagang marami ho silang kagamitan na katulad ng ginagamit ng Boskalis, yung mga dredging cutter na yan, no, ay malaking tulong yan para mas mapabilis yung pag-reclaim or pagtatambak ng lupa or yung dagat is maging isang kalupaan po, no, mga kababayan. Kaya yan, sa mga nagko-comment po dyan, ha, sasakupin na daw ulit tayo ng alam nyo na kung ano yan, pero hindi po yung totoo, no. So ang nakakontrata po rito ay ang China at ang Netherlands po, no, which is yung Boskalis at China Harbor Engineering Company. So yun, at siguro meron pang iba, no, kasi yun lang yung na-research natin, mga nakalagay sa mga pinasa na nakita natin sa mga pag-research po natin, no. At isa nga po sa mga napansin natin dito sa Island A nung isang araw pa, itong mala swimming pool na pagkalaki-laki, no? At kitang-kita po natin sa malayuan pa lang na talaga namang napakalawak nitong ginagawa nila na to. So yung vessel dito na merong flag ng China, mapapansin nyo, medyo lumipat siya po, no? At dito siya ngayon nagbubuga. Hindi ko alam kung yung binubuga nila ay buhangin kasi parang tubig po, no? Parang nilagyan nila ng tubig itong part na to. So pinalalim nila and then nilagyan nila ng pinakang parang harang para hindi makawala yung tubig sa paligid nito. So hindi natin alam kung ano yung proseso nito. So comment down below po kayo, baka merong idea kayo alam na regarding dito. So yung update lang naman din natin is kung ano yung nakikita po natin, no. So wala tayong komunikasyon sa pagitan ng mga gumagawa dito. So ito lang yung ating nakikita po, no. Ayan. So comment down below po kayo kung meron kayong nalalaman patungkol dito sa ganitong klase ng proseso sa mga reklamasyon. Ayan. So kasi first time din lang natin makakita po ng ganito, no. Ayan, makikita ninyo, zoom in na natin. So talagang para siyang swimming pool, no, or para siyang paraisdaan kung inyong titingnan. Hindi ko nga lang alam kung yung binubuga ba dito is tubig, no. So ayan, hindi na, wala tayong idea. So pag may nag-comment, ayan, so titingnan natin, isa-search natin kung tama ba, no. Hindi naman tayo magre-rely din. So ayan, yung ito yung part sa may bahagi ng MOA, no, katabi ng MOA Seaside. Ayan, kung inyo mapapansin, napakaganda ng karagatan, napakalinis at napakaaliwalas po, no.
mga kababayan. So sa bandang doon ay may nakikita tayo nagbubuhos din. Yan ay yung part ng Island Sea. Ayan. Alright, so yun lang mga kababayan ang ating pinakang update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Again, yung mga gumagawa po rito, mga nakakuha ng kontrata ay ang Boskalis ng Netherlands at ang China Harbor Engineering Company ng China. So, yung iba kasi talagang hindi naman natin maiiwasan yan, no? Siyempre, yung isip natin dahil nga sa nangyayari sa sitwasyon natin dito sa West Philippine Sea ay medyo ano po, no? Pero ito pong lugar na to na ginagawa is i-develop yan para mas gumanda pa tong lugar na po to, no? Siyempre, ano ba yung gusto nyo? Ito na nila ng basura yung pumunta rito, no? Napatuloy na ginagawa ang pagtatapon ng ating mga kababayan or yung ganito na sooner in the future is mapapakinabangan natin at may pagmamalaki natin sa buong mundo na kayang gumawa ng Pilipinas ng ganitong klase ng mga proyekto, hindi lang sa ibang hindi lang ginagawa to sa ibang bansa or dito sa Pilipinas, so maging sa ibang bansa po or sa ibang sa ibang karatig ng mundo ay nangyayari po yung ganitong klase ng reklamasyon. So sa lawak niya ho talaga, talagang animoy para siyang airport, no? Ayan. So sobrang lawak na talaga ng ginagawang reklamasyon. Island A pa lang to. Eh what if kung matapos na ang Island B at Island C? Total of 360 hectares po, no? Yan. So yun lang mga kababayan at mag-ingat po tayong lahat. God bless us all. Thank you and goodbye. Thank you.